Malungkot mang isipin dahil nga sa ginawa nga nitong si Ayla, dahil sa na-broken hearted siya ay bigla na lamang siyang bumaliktad. Sa kabilang kampo na nga siya tumistigo. Although mabigat ang sasabihin niya sapagkat siya nga ay kasama sa nasasakta. Ngunit makakatulong naman kaya ang ginawa nga nitong si Ayla? Nung mga time na pinigilan siya ni Lolette at sinabihan na hindi maganda ito sapagkat hindi totoong pagmamahal ang kanyang nararamdaman dahil lalo lamang madidiin itong si Samson sa kasalanan. Subalit buo na ang kanyang desisyon, anuman ang mangyari ay paglalaban umano ni Ayla ang kanyang tunay na nararamdaman dito kay Samson. Kahit na ayaw aminin ni Samson ang katotohanan na talagang may namamagitan sa kanilang dalawa at may relasyon nga silang dalawa. Bilang banda, talagang sobrang yabang na naman itong si Era. At dito'y kinausapan niya itong si Lolette. Sinabihan niya na manginig na umano itong si Lolette dahil nasa kanya na ang alas at mananalo na umano siya sa laban na iyon. Kumpiyansang kumpiyansa itong si Era na kaya niya. Parang hindi niya alam kung gano'ng kagaling itong si Lolette mag-cross defense pagdating sa kanyang kliyente. Dahil sa sobrang angas nga ng diskarte nitong si Lolette ay naninuot hanggang sa balat niya kung paano niya kikilatisin at kung paano niya iku-cross-examine ang naturang kliyente na siyang kinaiinisan ng husto nitong si Era. At mas lalo siyang magising sa katotohanan dahil i-royal talk nga siya nitong si Lolette kung saan napaka-questionably umano na naging abogado siya sapagkat malayong-malayo ang kanyang pag-uugali sa isang abogado, isa siyang na selfish na babae na bagay na hindi dapat ganoon ang kinikilos ng mga abogado at mahilig din siyang mambuli at nagmamataas. Parang hindi siya nakapag-aral ng law sa kanyang mga kinikilos. At sa lahat ka ng mga sinabi nga nitong si Lolette, ang tanging nakuha lang or na-comprehend nitong si Era ay wag na wag umano siyang tawaging sister. Hindi niya naintindihan ang mga pinagsasabi nitong si Lolette. Talaga namang ibang-iba ang ginagawa nga nitong si Era. At sinabihan na lang niya na humanda na lang umano sa oras na lalabas na nga ang kanyang testigo na si Ayla upang durugin at wasakin ang binubuo niyang pensa sapagkat si Ayla lang nga ang tatapos sa kanilang mga nasimulan. Dito na nga ilalabas itong si Ayla at magsasalita na nung una ay talagang naiilang siya at dahil na rin sa katagalan din ay natutunan din niya at naging magaan sila sa isa't isa. At dahil nga malungkot itong si Ayla, wala na siyang pakialam kung ano man ang kanyang sasabihin. Ang mahalaga lang sa kanya ay malaman ng lahat ang tunay niyang nararamdaman dito kay Samson at kung ano talaga ang katotohanan. Ito na kaya nguy, natuluyan na ngang makulong itong si Samson dahil na rin sa mga nilalabas na statement ganitong si Ayla.